Okay, let's do this. Okay. Alright, solar ride. Papunta, meet up sa Petron Aslex. Alright, let's do this. Alright. Let's fire this up. Ryu, take care of me. I'll take care of you. Let's do this. Lord, we did stay. Okay, let's do this. Good Lord. All right. Okay. It's my third ride. Yun, I'm having fun. Ito yung weekly therapy natin. Sama natin yung mga Uno riders. And quick ride lang naman. Yeah. Ride tayo, ride. Wala lang ng mga isipin. Clear our minds, our thoughts. And just ride. Yeah. Okay, let's do this. Ito tayo ngayon currently sa Seda South. Napuntang si Raimundo. Sarap lang mag big bike. Ewan ko lang, ito yung isa sa mga talagang nakakawala lang ng mga iniisip, stress ba o ano ba, kasi i-clear talaga yung mind mo, kasi syempre you need to focus on driving. Kaya malapit to. Okay. Hi guys. Aga. So every week to, puti na tuloy. Okay. Very nice day to, you know, enjoy. Oops. Kuya, di pa green kuya. O mga salap ka dyan. Bike ka pa lang naman. Aga na, dami masisipag. Kailangan 6:30 na. Nandun na daw. So 6:12. Pacing lang tayo. Ayun, bumili ako ng Insta360 1R. So later magagamit natin yan sa mga malulupit na mga epic moves ng epic shots. Oo, mahilig talaga ako sa technology, mahilig talaga ako sa alam mo yun, techie stuff. And ito Insta360. Okay, later meron tayong 7 mounts dito na nilagyan ko. Okay, sa tail, sa side, sa dito sa ilalim ng puwan, which is ang kuha is yung gulong ng rear. And then meron din dito ito sa tank view, helmet view, and then front view. We have front view, yun isang yung paborito, front view. Ang ganda, sobra. Tapos meron din front wheel view. Ayun ko ba kung pito yun, parang pito or walo. Alright, and of course dito sa may side mirror. Hindi ko pa ito nagawa dito sa side mirror. Sana magawa natin later. Kasi ang ganda rin ito. Kasi ito is parang may sumusunod sa'yo sa tabi. At kinukuhanan ka ng video. Yeah, so bumili ako Insta360 para kahit solo ride. Ayun, ma-re-record natin. At maganda pag naka-record.
kasi mga mahilig ako gumawa ng mga videos. Okay, yan yung mga ano, at least yung mga rides natin naka-record. Alright, wala na yung C5 right now. Itong big bike, okay, kasi ako hindi ako nagkakamali, 5'5 ako eh, 5'4, 5'5, so medyo tiptoe talaga ako dito. Actually itong BMW F900R, mataas to na bike eh. Noong una ko itong sinap, hindi ko talaga maabot yung sahig, sobra. Okay, para akong ano, parang bata na hindi ko maabot yung sahig. Eh wala eh, pinanganap pa yung hindi katangkaran, di ba? Pero matakas naman ang apil. Iyon ah. yun. Okay, so pinatapos natin tong upuan. At least mga one inch to 1.5 inches. Kaya kahit paano, kabot ko na. Oo, kasi it will breed confidence pag abot mo yung sahig. Siyempre, nagpamotor tayo, tawag ka namin dito tumbadaan. Alright, tumba agad. Kaya, hindi pwedeng, ito eh, need balance para, ano, para dire-diretso yung takbo, siyempre. Of course, katulad nito, traffic light. Oh, di ba? Hindi naman pwedeng pag mag-stop ka dito, hindi mo abot yung sahig. Ayan, abot ko na. Woohoo! Di ba? Yun, sa mga maliit na katulad ko, hindi naman kano palihitan, basta cute na lang, okay? Pwede ka mag-big bike, okay? Masarin mo lang yung mga skills kung paano mag-big bike. Okay, may skills to everyday, natututo ka eh. So, katulad yan, may mga dito sa traffic, lalo dito sa traffic, marami kang matutunan dito eh. Okay, mayroong iba na kahit safe rider ka, mayroong iba na hindi safe rider, okay? Damay ka, kaya kailangan alisto ka lagi, di ba? Yun, so kaya pwede lahat mag-big bike, babae pwede nga rin, meron nga akong mga nakikita 5'2 babae, pero ang lupit ng mga big bike nila, sports bike pa nga eh. Alright, so skills lang talaga, aral lang, aralin lang. Okay, kaya I suggest kung mag-big bike ka, enroll ka muna sa Honda Driving School. Oo, Honda Driving School para malaman mo yung basic. Oo, nag-enroll talaga ako. Actually, papunta na ako sa big bike lessons. Pero din again, nag-pandemic nga, nagsarado yung driving school. Kaya graduate na ako ng basic motorcycle skills. In fact, nagmamotorcycle na ako dati pa. Nagmamotor na ako dati, di ba? Dati ako messenger. Pero yun nga, kailangan kong aralin pa rin. So, go back to basic. Kasi, tagal na rin. Nalang mga 14 years na akong hindi nagmamotor that time, okay, nung before ako nag driving school. Kaya that's what I suggest. Alright, and kunyari hindi ka pa marunong magmotor, ako suggestion ko, matuto ka muna mag manual na kotse, kasi para matansya mo yung gear, matansya mo lahat, takbo. Kasi pag marunong ka na yan, madali na lang magmotor. Sa marunong ka magbike, madali na lang magmotor. Ang kailangan mo lang aralin na lang is yung gear. Ang importante, lapat yung kapa mo sa sahig. Para kahit na sablay yung gear mo, sablay yung ano, walang problema, lapat eh. Alright, lapat yung pa mo sa sahig. Alright. Yun, safe na safe talaga yun. Okay, para in case na bumabagal ka at na nawawala ka ng balance, at least apang mo yung sahig pa ang pagbabike, diba? Alright. Pwede tayo dito sa truck, ano, sa room, kasi yung lubak. Let's do this. Kaya, lahat pwede. Saya, masaya mag-big bike. Alright, masaya. Sa safe lang, ride safe lang. Okay. Kung mababilis yung mga kasamahan mo, mabibilis, hindi mo naman kailangan sumabay. Ihintayin ka pa rin nila pagdating doon. Yeah, kaya I don't have to feel pressured pag magagaling yung mga nagbe-big bike. Ganun din, hihintayin ka pa rin nila kahit sa primera naman. Di ba? Actually, ano yan, lalo sa mga, ano, kayo kayo matakot. Kasi may nagsasabi na delikado naman. Delikado naman talaga ang motor. Kahit naman kotse, delikado din, di ba? Ganun din na ano sa kotse.
Alright, sa motor ganun din. Meron din mataas-taas na ng konti ang race ng motor kasi nga tumbadaan, okay, hindi siya balance. Okay, kung matutumba man, tawag dito, ikaw nakaprotekta sa motor, hindi katulad sa kotse. Ang kotse nakaprotekta sa'yo. Alright, kaya doble ingat pa rin. Alright, doble ingat talaga. Yan talaga importante, ride safe talaga. So, kaya nga kailangan suot ka talaga lagi ng gear. Ayun o, ganda. Okay, suot ka talaga ng mga, ayun, mga big bike na yun. Okay, suot ka na ng mga, suot kayo ng mga gear talaga. Kasi para ano, para safe talaga siya. Alright, tawag dito, hindi ka talaga magkakaproblema. Okay, ito, every dito, every kaliwat kanan, traffic light eh. Ayan, merong, wow, R1, oh my god. R1 ba yan? I think it's an R1. Oh, BMW, woohoo, napaka-pogi. Galing na, so, ayan, naglalabasan yung mga big bike itong madaling araw. Kaya sobrang stig. Kaya ako nahiligan ko talaga big bike. Kasi nakikita ko sila sa mga gasoline station, sa mga expressway. And yun, talagang wow. Sabi ko wow. Iba talaga. Alright, it's sabi ko nga, it's a gentleman's hobby. Ayun yung R1, ang bilis. Okay, huwag na natin habulin. Pero ang ganda nyan. Okay, sa mga dream bike ko yan, sa BMW na bike. Yeah. Soon, never know. Right, after ito kay Rio, tapos, di ba, harap pa tayo ng, di ba, mga tatlong big bike sa loob ng aking garahe, pwede na. Yeah. Ito lang, saktong drive lang talaga. Okay. Ayun, naghihintay sila 6:30, so I have 10 minutes, 15 minutes, so hintayin pa rin naman nila ako dun. sakto-saktoan lang. So, may nakanyang pacing. Kaya kami, pag medyo gusto namin marurot sa expressway, papahala muna kami bago namin gawin, lalo pagkabakante yung daan. Doon lang naman eh, tapos wala, safe ride lang. Shield ride, tawag nga natin dyan, choppy ride, diba? Pogi ride lang. Kung may pamilya, lalo ako, may tatlong anak na ako. Yeah. So, yun, dito na ngayon sa C5, palabas tayo na ngayon ng expressway. Alright, parang dyan pa nalayo pa ng konti. Buti na lang, sana gumana itong aking expressway card. Ayun, bakit BMW na F900? Or, actually, lahat ng big bike magaganda. Okay, kanya-kanya lang, ano, kanya-kanya lang na gusto. Kaya nga, kung gusto mo talaga yan, ito yung bilhin mo. Diba? Lagi natin di ano yan, lagi natin, di ba, sa training naman yan na ano, anong mas masarap, mangga or ubas. Kahit anong sagot mo, tama yun. Alam mo bakit? Parang ako, sinabi ko mangga, masarap, mas gusto ko mangga. Okay, sabi ng isa, ubas, di ba? So, natalungin niya, bakit mangga? Bakit gusto ko yun eh? Nangingialam ka. Same thing dito sa, ano, big bike. So, ano yung gusto mo? Mahingi ka lang ng advice. Well, then again, syempre ano yung gusto mo? Ano talaga yung feel mo na bike? Lalo komportable ka. Importante komportable ka sa big bike eh. Importante, parang dapat yung big bike at saka ikaw, parang mag-isa eh. Parang hindi ka natatakot. Kaya ako, nung kinuha ko tong big bike, talagang araw-araw ako nag-bike kahit sa village lang. At talagang tinansya ko tong big bike na to. Tinansya ko talaga kaliwat kanan. Okay, tinansya ko yung clutch, tinansya ko yung brake, okay. Oh, sumemplang ako. Kanya lang sabihin kay misis. Tatlong beses. Meron ako semplang na nabanggaw, ano. Yun nga, yung hindi ko naabot yung sahig. Yung stationary, doon ako nagkakaproblema. Alright, tsaka yung, ano, meron ako isang beses. Tatlong beses na ako na natumba dito. Pero hindi yung tumba na ano talaga. Na ano lang, kasi yung mabagal. Ay, hindi siya mabagal, nakahinto. Katulad nung isa, last time, yung pinakano ko lang yung kamali ko, mali ko talaga. Nag-ano ako, nag-hard left ako, kala ko, underbone dala ko. Kala ko maliit yung motor dala ko, kaya mabagal takbo ko, tapos nag-hard left ako, talaga. Sempre lang ang lolo mo, diba? So, yun, mga matututo ka talaga, matututo ka. Pero, again, that's part of life, that's part, kailangan matutumba at natutumba. Pero, oh, siyempre, pre-pray natin na magkabatumba. Pero then again, natututo ka. Okay, kaya again, no fear lang, just ride lang, safe.
ganun. Okay, experience lang. Kaya ano, basta kailangan komportable ka talaga sa komportable ka talaga sa bibilin mong big bike. Alright. So bibigyan ko ng advice. Number one, kailangan 'yun. Okay, piliin mo yung gusto mo talaga kasi ang ganyan pera mo 'yan. Hindi naman pera ng ibang tao 'yan. Baka kasi mamaya drive ka ng big bike tapos sasama loob mo, sana ito na lang binili ko, sana ito na lang binili ko, di nanghihinayang ka talaga. Tama, mali, di ba? Kaya mas maganda piliin mo talaga kung ano yung gusto mong bike, hindi yung kung ano sabi nila. Siyempre mahingi ka ng advice, pero not to the point na sila na magde-decide, kasi bike mo yan, ikaw magpudadala yan eh. Okay, isipin mo nagbabayad ka, kung kunyari binili mo siya, tapos binili mo ng cash, o di ba pera mo yan? O paano ba kung binili mo pag monthly, binabayaran mo monthly, tapos nasama loob mo kasi hindi yung gusto mo. Di ba? Kaya mas maganda, number one, kailangan, ano ba talaga gusto mong big bike? Alright, ano ba talaga? Okay, parang sa pagiging successful na sa negosyo natin yan, ano ba talaga gusto mong kotse? Ano ba talaga gusto mong bahay? Magkano ba gusto mong kitain? Ganun din dito yan. So, same. Alright, but again, don't forget to ask advice pa rin. Kaya ako, ginawa ko talaga, umikot-ikot ako, pumunta ako ng Yamaha, pumunta ako ng tawag dito. Yamaha, tumin ako ng XSR900. My first choice was XSR900. So, it was really good. Ang ganda talaga. Sobra na taon lang, walang ano. That was March, walang stock. Ay, kung mayroon stock, ay din naka XSR900 ako ngayon. Oo, kasi ready na yung cash eh. Ang kulang na lang actually yung paalam sa misis. Okay, actually yun ha, paalam din kayo sa partners ninyo. Kasi iba pa rin yun na may blessing tayo sa family natin. Lalo pag may pamilya ka, kailangan paalam ka talaga. Kung hindi papayag, inirespetuhin mo. Dating paano papayag din naman yan eh. Diba? Papayag din yan. Pag nakita niya talaga gustong gusto mo. Okay, next is, ayun nga, hanapin mo. Tapos pumunta ako Ducati. Tinignan ko yung, second choice ko is yung Ducati. So, ang daming mga reviews. Yung nga, maraming reviews. Tinignan ko rin talaga ako ng reviews. Hindi ako basa-basa pag video gusto ko rin. Tinignan rin ako ng reviews. Pero then again, papakiramdaman ko. Alright, papakiramdaman ko talaga siya. So, punta ko ng Ducati. Okay, maganda. Hindi ko masyado feel talaga. Yung bike, yung pag sinakyan ko, parang sakto lang. Alright, yung Ducati na monster na 797, maganda, pero pasensya, hindi ko lang talaga siya feel, hindi ko lang siya feel, kaya naghanap pa talaga ako, so pumunta ba dapat ako sa, tawag dito sa Honda para titignan yung CB650R, hindi na ako nakapunta, tapos punta dapat ako sa, KTM para sina yung Super Duke. Hindi na ako nilita. Nataon lang, sabi ko, si Boss William, si Applied William, naka BMW. Ayun, tanong na ako, ayun, so, nag-advise siya, PM ka na. Ang gusto niya papakuha sa akin yung GS1250. So long story short, pumunta pa ako BMW pinabukasan. Yun na yun. Sa labas pa lang ng kasa talagang, ay grabe, wala, love at first sight talaga ako na nakita ko itong F9R. Kasi kikita talaga sa Libis, Eastwood sa RSA, ay grabe, first time sa labas, makikita kasi sa labas eh. So pagpark na pagpark ko, yun na yun, sabi ko, eto, pogi, pogi talaga. Alam mo yun, yung parang na love at first sight, parang hindi nangyari sa akin sa business ko. Yeah. Okay, so yun, nung nakita ko yun, yung tawag dito, yung F900R sa showroom, ayun na yun. Tinignan ko siya ngayon. Actually, tinignan ko muna iba, yung S1000, tinignan ko lahat yun, pati yung GS. GS kasi medyo mas malaki talaga sa akin, medyo, at saka first bike ko. So, tinry ko na yun, sobrang, hindi pa ako sanay kasi mabigat siya. Nakita ko ito, mabigat din ito, itong BMW na lahat naman halos ng big bike, mabibigat, di ba? So, yun. Sana narinig niya pa rin ako. Alright, patawag dito. Yun, tinignan ko, talagang gawa-gawa talaga siya. Pinexplain pa sa akin, tapos pinakita pa itong TFT display. Ay, naku po, wala. Sold out na talaga kagad ako. Nakalock na kagad yung tako pa yung inon yung that time stock pa yung ito kasi naka-exhaust na to na SC Project.
So nakastock pa siya. Ayun, ay grabe, baliw na baliw talaga ako. Sabi ko, grabe, eto na. Nakalock siya. So yun, tumitingin ako ng reviews. Pag-uwi ko ng bahay, hindi talaga makatulog. Grabe, araw-araw. Ay, ayaw nga ng gisis ako. Ayaw nga ng gisis na bumili ako ng big bike. So araw-araw nanonood na ako ng reviews. So nakikinig niya, naririnig niya siguro yung reviews ko na pinapanood ko. Eh, di ba? Eh, nagpo-post pa ako lagi sa Facebook. Ilang darating ba naman pamahayag ko din. Alright, so hindi talaga siya pumahayag at first. Okay, hindi talaga siya pumahayag. It took me like 3 weeks, 3 linggo bago ko siya napapahayag. 3 weeks, okay. Tawag dito, sabi ko, ano lang naman eh, Sunday ride, kasama ko si Aprilia, mga kasama sa business, sa Uno. So, doon, dahan-dahan siya. Eh, sabi ko sa kanya, don't worry kasi may budget naman na tayo dyan eh. May budget naman ako dyan. Okay, hindi naman maapektuhan yung savings. So, long story short, biglang pumayag! Woohoo! Nung pumayag po, hindi ko na pinakawalan. Pumayag na umaga, Monday. Pumayag na umaga. Hapon nakabili na po ako. Hindi po ako ganun ka-excited. So, 3 weeks po yun, 3 weeks. So, 3 weeks na walang tulugan. 3 weeks na naka-visualize. And yun, di ba? Unang pili ko pa lang yung F900R na talaga yung tapagdalain yung sport. Pero then again, nakita ko kasi ito, medyo maganda yung ano, naka-exhaust na rin. Ngayon, hindi ko na pinapakat, hindi ko na pinakawalan. So again, kanya-kanyang kwento paano mo bili yung big bike mo. But again, then again, basta anong gusto mo, yun talaga, bili mo. Okay, kung ano talaga gusto mo, alright. Kasi of course, hindi ka reviews, hindi task, ano, pero then again, kasi sa'yo yan, big bike mo yan. Okay, anong gusto mo talaga, alright, klaro ba yan? Kasi lalo na first bike mo yan. Okay, now, pangalawa, kailangan komportable ka talaga. Okay, huwag ka bibili ng bike na hindi ka komportable. Kasi, again, totoo, delikado talaga mag-bike, motor, mas delikado sa kotse. Kasi sabi ko nga, nakabalot tayo sa bike, hindi ka talaga sa kotse, ang kotse nakabalot sa atin. Alright, kaya mas maganda talaga, komportable ka sa bibili mong bike. Okay, so sa mga nagsisimula pa lang, start ka, ako, suggestion ko lang, start ka. Huwag masyadong malakas muna. Okay, kasi ako meron naman nung mayroon akong background sa pagmamotor. Kaya ito dito nga ako sa Honda Driving School, dito ba na sa kaliwa. Okay, nag-gira dito, nandito na ako papasok sa SLEX eh. Alright, so medyo may alam ako ng konti. Pero then again, kaya nag 900 ako. Pero sa'yo pa rin yan. Okay, start ko ng CB650. Kung talagang ano ka, 390, Duke 390. Tapos bungso mo, ano, yun, medyo experienced driver ka, MT-07, MT-09, yan. Nasa sa'yo yan, pasyal-pasyal ka lang, ikot-ikot ka lang, nood ka lang ng mga reviews. Alright, so marami yan, marami talagang paggusto-gusto mo. Basta importante, komportable ka, kasi motor mo yan, big bike mo yan, buhay mo yan. Alright, and hindi tayo nagbi-big bike para mag-take ng risk everyday, hindi. Nag-big bike tayo to have fun, enjoy natin. Hindi mo siya ma-enjoy pag hindi ka komportable, tama? Alright, so in order for you para maging komportable ka sa ano, kahit sa ano, ay maging ano ka sa big bike, kailangan komportable ka. Alright, kailangan ano, kailangan komportable. Next, okay, i-consider mo pangatlo, i-consider mo rin yung next after ano, after bili mo ng big bike. Kasi marami pang gagastos. Bibili ka pa helmet, bibili ka man ng gears, depende talaga wala ng gear, that's very important, lalo pag ka nagbabike ka, kailangan full battery gear ka talaga. Kasi whatever happens at this gear, nakakompleto yung gear mo. Okay, lahat, arms, tawag dito, knee pads, yan. Helmet, of course, bilang importante. Alright, ako na, may nakadalawang jacket na ako. Okay, hindi rin siya, ano eh, paano rin siya, may kailangan rin mo rin ng budget for that. Okay, pati sapatos, kailangan meron ka talaga dyan. So, yun, yung mga after, ano, okay. Kaya unahin mo muna gear bago ka magpaganda ng mga, bago magpaganda yung big bike mo. Kasi kahit anong ganda ng big bike mo, bukala kang gear, okay. Hindi mo ma-enjoy. Okay, yun ang suggestion. Kailangan full battle gear, okay, para malupit. Ako kasi ginawa ko, may full battle gear na ako. Eh, mahilig talaga ako sa videos. Kaya bumili pa talaga ako ng mga katulad dito sa harapan ko, Insta360, and may GoPro ako na binili ko dati sa US. Kaya nagamit ko ngayon dito. Alright, so yun, ngayon medyo siyempre si Mrs. medyo na ano yun, ay grabe yung ganda naman. No, mabagal lang po ako muna ha, kasi nakipagkwentuhan pa ako sa inyo eh. Hindi, joke lang. Mabagal na tayo, takbong pang pamilya lang. Alright, so
yun, kaya battle gear, yan, maramihan, maramihan. Then of course, syempre kailangan ano, kailangan talaga laging ano, laging safe riding lang. Okay, pangapat, okay, always ride safe, okay? You don't have to throttle your ego. Okay, pag mayroong mga katulad nung kanina, mabilis, so, di ba? Eh, kaya ko yan, mabilis ako. Hamunin mo, edi, di ba? Don't throttle your ego. Kanya-kanyang pacing yan, di ba? So, kung mabilis sila, edi go. Bigyan mo sila, hintayin ka pa rin nila. Alright, you don't have to prove them kasi alam nila kung gano'ng kalakas yung big bike na binili mo, ganun lang, or di ba? O alam mo naman kung bakit ka nag-ano dito is para sumaya ka lang, mag-enjoy lang naman. Diba? Kaya safe ride lang lagi. Okay, kaya nga, ano tawag dito, lagi thinking mo, planuhin mo ko sa, kunyari, mga kung may solo ride ka, planuhin mo ko sa ano yung dadaanan mo, saan ka dadaan, parang ganun. Alright, so, again, yun yung gagawin mo. Okay, ako, yun, apat lang naman yun. Sobrang dali. Number one, bilhin mo yung gusto mo. Okay? Talaga, as advice, but you have to buy what you really want. Okay? Para di ka manghihinaya. Number two, kailangan komportable ka sa, what do you call this? May komportable ka sa motor na bibilin mo, sa big bike na bibilin mo, kasi hindi pwedeng, hindi ka komportable. Oh, yun, yun. O katulad nun, di ba? Kung ano ka, kung bibiglang ganun na ano, i-rattle ka agad kung hindi ka komportable. Diba? So kailangan komportable ka talaga. Okay, yan ang pinaka-importante, isa sa pinaka-importante. Okay, komportable ka sa big bike na bibilhin mo. Kaya maganda, i-ride mo, sakyan mo, pakiramdaman mo. Ayan. Alright, so maging komportable ka actually pagka alam mo paano mag-bike, mag-motor. Kaya pasok ka talaga, mag-training ka talaga. Okay, mag-training ka talaga sa yun, Honda Driving School. O yun, isa sa mga inano ko talaga yung Honda Driving School. Dito na ba yun? O, hindi ko kasi kabisado. First time ko magsasolo. Kaya makasumumpra tayo. O, ilan dahan na lang. Ilan pa naman, 6:36 pa naman. Late na ako ng 6 minutes. Ayun, aral ka. Okay, start ka muna. Sakay-sakay ka ng mga motor na, na nandyan. Makakuha ng mga available na motor. Sakyan mo. Alright, tawag dito. Apply media mga data. Apply media. Tuna. Ayun, apply media. Sundan na natin. Ayun. Alright, so. Galing na. Ayun, so. Yun, the next is course, kumpleto fat battle gear. Kata rin yan, si Captain William, nasa harapan. Si Boss William. Nasa harapan natin, nakatagpo pa kami dito sa, nasa S-Dex. Alright, full battle gear talaga. Okay, yan, ganda na form. Ano, GS1250 yan, kapatid. Pogi talaga ito. So, yun, kailangan full battle gear tayo. Hindi pwedeng, hindi siya wala kang gear, kaya kailangan kumpleto. Sensya na, medyo pumapasok yung hangin. Nakabukas kasi yung mga vents, pero I hope narinig na ako. Alright, and lastly, of course, ride safe. Okay, plan your ano, planuhin nyo. Parang ngayon, plano namin ngayon mag, ano, nakaplano itong aming ride. Kaya alam namin kung saan kami dadaan, ano yung mga ano namin. Yun. And of course, nga pala, yung nga gear. Nga pala, di ko wala kung baka makalimutan ko. Kailangan, meron kang ano, yung cardo. Importante talaga yung cardo. This is yung communication. Importante yung katulad na kami ni Upline William. Hali nila nakakaon yung cardo ko. Pero pag nakakaon yung cardo ko, nakakausap ko si Upline William sa cardo. Okay, sa communication. Kaya alam namin, pag kanyari siya, nasatapan siya, alam kung merong mga obstacles o whatsoever na ano. At least alam ko, okay, merong ano dito ha. O, ingat, ingat, ingat sa kaliwa. Merong bakal, wag mo, iwasan mo. Parang ganon. So, nagkakaroon ng communication. And, of course, syempre, medyo mahaba-haba ng konti yung mga biyahe. At least, hindi ka bored. May kausap ka, di ba? Yan yung maganda. Kaya, yun, lahat ng gears na kailangan mo. Kompletohin mo lahat. Yun, ano yung, isa gear na sinasabi ko, yung communication, importante talaga. Okay, importante talaga communication, lalo pag group ride. Pero syempre, kung single ride lang, solo ride, you don't have to, ano naman yan. Pero at least, di ba, then usually, ano naman talaga eh, may kasama ka talaga naman magra-ride eh. Madalas yan, mabilis ka uphill. So, hindi ko na kailangan mag-ano ng pay. Nandun pala kami sa Petron na yan. Nakikita niya sa video yung Petron, dyan kami.
Alright, so yun. Alright, so ganun, ano tayo? Enjoy lang natin. Okay, alam ko most of you may iba na tumitingin sa amin. Gustong-gusto na mabili ng big bike. Ngayon, yun yung advice ko. Okay, yun yung advice ko para bumili ka ng, kung bibili ka ng big bike. Okay, ato ito, malapit na tayo sa Petron. Dadaan tayo kakanan. Okay, ayan, baka dadaan na tayo kunting magkakanan. Yan, okay, kasi magulad ng truck na tumakan sa gilid natin. Ayan, so nandito na tayo sa aming meetup. Alright, so magpapagas na ako. Ayan, nandiyan na sila. Ayan, daming big bike dito. Pababaliw ka dito. Ayan, meron dito sa gilid. Ayan. Alright, meron din dito sa, ayun, meetups. Marami kami dito meeting. Pagas mo na tayo. Ito yung naka R1 kanina. Woohoo! Pogi. Grabe, no? Yeah, yun. Alright, so, again, see you later. And let's ride sa mga ano dyan. Imbitan naman kayo na sumama sa amin mag-ride to. Para mas maganda, mas masaya, mas marami. Alright, so, ayan, pagas na ako. And see you later. Alright? Full tank?